Hi everyone, welcome back to my channel. It's me, Jen, and I'm here to share with you a glimpse of my happy place, ang mamunting farm ng aking tatay. Pero ang video na ito ay hindi lamang ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang view sa farm, kundi para na din ipakita sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng farmers tuwing planting season. Oh, 'di ba? Informative viewer, char. Aming farm nga po pala ay medyo malayo sa bahay, mga 10 to 15 minutes walk yata, lalo na kung mahilig kang magmuni-muni sa daan, slowly, ganyan, isip-isip, or kapag meron kang, ayan, oh, makikitang baka sa daan, sino ba naman ang hindi ninerbiyosin, oh, diba? Kaya ako, iniwan ko yung tatay ko. Anyway, kung mapapansin natin, tanghaling tapat na po. Yes, kasi nag-attend muna kami ng Sunday Mass bago kami pumunta dito. And we're here sa aming farm. Welcome! Okay, fun fact muna tayo. Ang farm na ito ay nakapangalan sa tatay ko. Kaya kung mapapansin natin, very well maintained talaga siya. Medyo may mga mahabang grasses nga lang, pero yan ay dahil pinapakain din yan sa mga alaga, kaya hindi talaga pinuputol ng sobra-sobra. So anyway, ang tatay ko po ay super hands-on sa pag-aalaga ng farm na ito, kaya yung mga kubo-kubo na yan na nakikita natin, siya po mismo ang gumawa. May mga pinsan din po kami na tumulong sa kanya, pero most of the time, tatay ko po talaga ang nag-fix. O ayan, may alaga din siyang pusa to welcome us. Actually, sobrang tagal ko din hindi nakapunta dito. Siguro, once lang na sumilip ako dito noon. Tinangay ng tatay ko yung phone ko kasi akala niya phone niya. Pero anyway, medyo nanibago din ako sa naging setup ng aming kubo. Kasi ito yung main na kubo. Although wala namang masyadong nagbago, medyo nabawasan lang yung mga gamit kasi na-transfer siya sa kabilang kubo. And ayan, medyo may mga stocks tayo ng bigas. And then, ayan, yung tatay ko, nagsastart na siyang mag-prepare ng mga gagamitin namin. Tapos may pa cellphone pa, o diba? Actually, ayan, kapag nakikita ko yung tatay ko na ganyan, mapapaisip talaga ako. Sobrang swerte ko sa tatay ko. Kasi sobrang hardworking niya. Alam mo yung kahit gano'ng kahirap yung pagsasaka, iniinda niya talaga yung init. O ayan, speaking of init, magluluto na po kami ng pagkain namin, kape at saka kanin. Siyempre, kailangan muna natin kumain. Kailangan may energy tayo kapag mag-work tayo. Bale, ito po, pababa na kami papunta sa aming hagdanagdang palayan. O, diba? Pero ito, fish pond yan. Hindi po yan palayan. Part of it lang. Bale, yung mga madadaanan natin, gaya nito, yan ay isang palayan. Or, ang tawag namin sa salitang kankanae ay payaw. Ayan, so payaw. Sana po ay nagiging informative ako sa lagay na ito. So, I'm really trying my best to describe whatever we see here dito sa ating farm. So, itong maliliit or makikipot, ayan, yung makipot na daan po sa gilid ng ating payaw or palayan ay tinatawag naming banang sa salitang kankanaoy. Kung mapapansin ninyo, medyo dry pa yan. Pero kapag nagsimula na ang pagkukuliglig ay mababasa yung mga yan, lalo na kapag umulan, mababasa talaga at magiging madulas. Ayan po ang ating mga palayan. Huwag nyo na lang pong itanong kung ilan yung ating mga palayan kasi hindi ko po talaga sila binibilang. Ewan ko din, bakit nga ba hindi ko siya binilang? Pero anyway, ayan yung pupuntahan natin kung saan nakatayo ang aking tatay ay saan po nakatanim ang mga bunubun.
So yan po, sa salitang kankanay ay bunubun. Yan po yung mga fresh na pinatubo talaga na mga seeds ng palay. So kailangan nating, kung makikita nyo, hinuhugot ng tatay ko. And then huhugasan niya maya-maya yung roots para matanggal yung mga sumasama na mga putik, kasi kailangang mawala yun kapag itatanim na sa mga palayan itong mga nahugot na bunubun. Sa salitang kankanaoy, ang tawag nga po pala dyan sa ginagawa ng tatay ko ay gabot or mangabot si bunubun, ang paghugot po ng mga bunubun na yan. Okay, so yan po yung unang proseso na dapat gawin. And then, pagsamasamahin at yan, saksakan. Sa salitang kankanaoy, saksakan din bunubun. Or tanggalin or hugasan yung putik na sumasama doon sa roots ng ating bunubun. Ayan, so sinamahan ko na yung tatay ko dahil sobrang bilis po niyang humugot or mangabot si bunubun, kaya kailangan ko ding pantayan yung bilis ng tatay ko. Char! Syempre, like father, like daughter tayo. Anyway, habang ginagawa namin to, napapaisip talaga ako na sobrang galing ng mga farmers, sa totoo lang. Sobrang lakas nila. Gaya ng tatay ko, syempre. Kasi itong pagtatanim na to, totoo yung kanta. Hindi talaga biro ang pagtatanim ng palay. Kasi tingnan mo naman, o, diba, nakayuko ka, kailangan mo talagang yumuko, hindi ka pwedeng straight na nakatayo lang. Tapos dapat medyo malakas-lakas ang muscles mo kasi medyo mahirap ding hugutin yung mga yan. And syempre kailangan hawakan mo ng maayos yung iba bundle mo at sasaksakan mo, o, diba? Ayan, so ito yung mga natapos namin na hugutin or gabutin, or ayan, gabutan in kankanaay. And sinamahan nga po pala kami ng isa sa mga friends or relatives din ni dad, na mostly kasi sila din yung nagtutulungan. So tutulong sila dito sa farm ni dad, and then after that tutulong din si dad sa farm nila. Anyway, hopefully talaga marami-rami tong nahugot namin or nagabot namin para sa maitatanim sa mga palayan bukas. Kasi usually, a day before ng pagtatanim, dapat meron ng mga nahugot na mga ganyan itatanim. Kasi, syempre, ano nga namang itatanim nila, diba, kapag pinagsabay yung trabaho. Actually, sobrang saya talaga nung tatay ko na sinamahan kami ngayong araw na to, kasi mas marami talaga kaming nahugot na itatanim for tomorrow. So, ito po ay break time / dismissal na din. At sarap na sarap nga po itong mga alagang pusa ng aking tatay sa kanilang ube bar. Pagkatapos namin nagkape at nagmeryenda ng kunting ube bar, ay syempre uwian na kasi nga dismissal na, diba? So, mga 6 PM na din ito nung umuwi kami ni dad. See you tomorrow! Hi! So, it's our second day sa pagpunta sa farm at magtanim ng palay. Actually, bangag pa talaga ako kasi nga, sobrang aga naming nagising. Yung tatay ko, 4:30, gising na gising na yan. Ako, 5 o'clock, gumising. So, 5:30 na kami nakaalis ng bahay. Bakit kailangang maaga? Kasi naman po, ang mga farmers talaga, sobrang agang pumupunta yan sa farm para magtrabaho. Kaya ayan po, sobrang aga po namin umalis ng bahay at maputik ang daan at malamig at inaantok pa talaga ako. Pero dahil farmer's daughter tayo, hindi pwede ang aantok-antok. Kailangan go, 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 grind, grind, grind. Char! So anyway, yung tatay ko kasi nag-aalala yan na kapag late kaming pumunta ng farm ay malate din kami sa paggawa ng mga dapat ayusin beforehand, gaya ng pag-prepare ng pagkain, kasi nga medyo marami-rami ang aming ipagluluto ng
pagkain kasi may mga natawag na siya na tutulong sa kanya sa pagtatanim sa farm. Tsaka sa totoo lang nag-aalala din yung tatay ko na baka kumulang yung mga nahugot na namin na mga bunubun kahapon kasi sobrang bibilis talaga ng mga natatawag niya na nagtatanim. So ayan, andito na kami sa farm and kailangan nang mag-prepare. Ang ginagawa ng tatay ko sa salitang kankanaay ay mandisig si Salong. And syempre, magbibideo muna ako dito sa labas kasi Mr. Sun is out. Ayan. Ito talaga yung isa sa mga na-miss ko sa ilang buwan ba naman na puro papel lang yung tinitignan ng mata ko. Wala masyadong green. Meron man, yung color green na ballpen ko din. Oh my God, ano bang pinagsasabi ko? So, anyway, ito talaga yung nakaka-comfort na view. Yung wala kang ibang iniisip. Tapos, nilalanghap mo lang yung sariwang hangin. Tumitingin ka lang dito sa mga pananim. Tinitignan mo lang kung gaano kaganda ang nature, o diba? Pakinggan mo lang yung huni ng ibon. Pero hindi nga pala ako pwedeng magtagal magmuni-muni dito kasi kailangan ko din magluto dahil kakain na yung tatay ko. And so, quick breakfast lang yan pagkatapos ni Dad magstay ng 1 hour doon sa palayan. And habang nagluluto ako, ay pre-prepare ko din yung mga panali sa ating mga bunubun. Actually, ito nakalimutan ko na yung tawag dito pero hindi ito usually yung ginagamit namin. Yung ginagamit namin noon, nakakasugat talaga siya ng kamay. At habang ginagawa ko to, napapaisip talaga ako kung bakit ganito ang buhay. Char! Ano ba pinagsasabi ko? So ayan, luto na yung ating kape. Yan. And yung kanin natin ay ready na din. So kailangan ko ng puntahan sila doon para makatulong naman ako, diba? Actually, after lunch na ito. So, yung pagpunta ko doon, after lunch talaga kasi nga, nagluto pa ulit ako ng kape nila mamayang break time ng 3 p.m. Tapos, yung kanin, kasi kakain pa sila after dismissal, o diba? And medyo maulan na talaga, nagsistart ng umulan. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung dadaanan ko. Ayan, may nagkukuliglig na po. Pero kapag basa na yung daan, dahil sa kuliglig, madulas na yan. And umulan na nga. At hindi pa rin sila gumagamit ng kapote. Medyo tumila na yung ulan dito. Kaya nagbi-video-video muna ulit ako. Nilabas ko ulit yung phone. Kasi syempre kanina, hindi talaga pwede kasi maulan. Mababasa na naman ang ating cellphone, kawawa na naman. Anyway, yan yung mga natapos ng makuliglig na mga palayan. Dati ang ginagamit ng tatay ko ay yung kalabaw niya. Talaga, para maayos yung soil. Wow, soil ng mga palayan. Pero dahil nga gumibab na ang aming kalabaw, ang gamit na namin ngayon ay kuliglig at may kuliglig operator na rin ang tatay ko. Kasi hindi niya kaya sa kanyang age ngayon. So, thank you po dito sa mga kasama namin na kahit ganyan talaga kalakas yung ulan. Actually, mas malakas pa yung ulan kanina or before that. Pero, patuloy pa rin sila. Like, wala talagang tigil. Go lang sila ng go. Kasi nga, season talaga na ito. Kapag planting season talaga, maulan din naman talaga. Kaya sanay na din sila. Pero, thank you po talaga dahil kahit umuulan, andyan kayo. Uwian na! Ayan, uwian na! Siyempre, kunyari, stolen, char. Nauna talaga ako kasi, ewan ko ba, like, kapag nakikita ko yung tatay ko na ganito, natutuwa yung puso ko, na napaproud yung puso ko. Nakikita ko kung gano'ng ka-hardworking yung tatay ko. Kaya gustong-gusto ko talaga siyang video-videohan. And it's the third day at ang mga alagang pusa ay nilalamig kaya gusto nilang magstay malapit sa apoy. So nagluluto po ulit tayo ng kape at saka ng kanin bago natin ayan
samahan ang mga tao sa paggabit ng bunubong. Kasama ko din yung pamangkin ko dyan. Bata pa siya pero gusto niyang ma-experience kung paano ang paggabit ng bunubong. Kasi actually, kami naman ay tinuruan ng aming tatay mula pa nung pagkabata sa gawain dito sa farm. Yung ganito, pag tatanim ng palay at saka pag-harvest. Ito po ay ang mga mabibilis na magtanim ng palay. Kaya sobrang thank you po kasi pumunta kayo rito sa aming farm para tulungan ang aking tatay. So yung iba po dyan ay mga pinsan ko din, mga pamangkin ng tatay ko mostly. So yan po ang tapos ng matamnan na palayan. Hindi ko na videohan lahat pero anyway, tapos na ang aming pagtatanim. Thank you for watching. Bye!